ba mga bossing ko, eh, minsan ay napapaisip kung bakit parang kahit anong gawin ninyong kayod ay parang sa ulat wala. Asya, para may patungutunguhan po ang inyong pagkayod, mga bossing. Ito po ay mainam na subukan nyo po itong gawin, mga bossing. Basta may 100% kang paniniwala sa mga itong mapamamaraan. Kailangan lamang po natin, mga bossing ko, ng oregano. Ang oregano ay isa sa mga pinakamagandang pamamaraan para po tayo ay swertihin. Ang oregano ay may kakayahan upang sa ganon, kayo po ay masigit na maka-attract ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera. At ganoon din po, mga bossing ko, ang ating barya. Ito po ay nagtatawag ng swerte, kaya sinasabing ang bilog ay swerte. Dahil inihahalin tulad po yan sa barya para mabilis tayong maka-attract ng swerte sa pera. Para mabilis gumulong ang magandang kapalaran. Gagamitan po natin ito ng 5 piso. Pumili kayo ng barya na makinang. Ayan po, yung pong bagong-bagong barya po natin. Ngayon po, mga bossing, huhugasan nyo muna itong ating barya. Pagtapos, ibibilad nyo ito sa sinag ng araw. Huwag nyo po siyang tutuyuin. Ayan siya kusang matuyo. Kapag natuyo na yan, pwede na natin gamiting pampaswerte. At ganoon din syempre, yung ating oregano. Ang oregano, yung aroma po niyan, mabango po yan eh. Yan po ay hindi lang for healing, hindi lang yan para sa ubo. Yan po, mga bossing ko, ay makakatulong para makatawag ng swerte at makapagtaboy ng kamalasan. Proven po ang ating oregano, basta't may 100% kang paniniwala. Ang gagawin nyo lamang po, mga bossing ko, ilalagay nyo po ito dyan sa gitna. Pagkatapos, magwi-wish ka sa may silangan ng 6:30 or kaya po'y alas 7. Halimbawa ay ganito. Halimbawa, meron kayong negosyo, sa aking negosyo ay dito na ako yayaman. Or kaya po sa tinatayaan kang numero, dito na ako mananalo ng jackpot. Or kaya may karamdaman kayo, sabi niyo po dito gumaling na kayo at hindi na kayo magkaroon pa ng karamdaman. Basta lahat ng kahilingan ninyo, walang gamit na sana, direct to the point. Labis-labisin nyo na dahil wala naman pong bayad ang kahilingan. Lubos-lubusin nyo na ang inyo pong mga wishes. Pagtapos po niya, mga bossing ko, sabi niya sa pamamagitan nito, yayaman ako at magtatagumpay, lahat ang mga pangarap ko ay matutupad. Ibilad niyo po siya sa sinag po ng araw, mga bossing, hanggang alas 8. Pwede niyo siyang gawin ngayon din po, halimbawa ngayong araw na ito, gusto niyo siyang gawin, gawin niyo na po siya. Halimbawa, gusto niyo siyang gawin sa August 11, kasi August 11 ay full moon, gawin niyo po siya, or kaya August 12, yan naman po, mga bossing ko, ay ghost month para hindi tayo malasin, hindi tayo lagi namumblema tungkol sa usapin ng pera, makabayad sa mga pagkakautang. The best po ito. Gawin nyo po ito, mga bossing. Proven po ito na maswerte. Ngayon po, mga bossing, kung kayo po ay isa sa mga gagawa ng ganito, lubos-lubusin nyo na kahilingan. Pagtapos sa alas 8 ng umaga, tupiin nyo po ito at ilagay sa inyo pong bag or sa inyo pong pitaka. Tupiin nyo lang po siya, mga bossing, at isiksik sa inyo pong pitaka. At ito po, mga bossing, kada kayo bibili, sabihin nyo po sa isipan nyo, babalik ka kagad, parang kinakausap nyo yung pera. Tapos yung pitaka po ninyo, kayo po, mga bossing ko, sabihin nyo, ang aking pitakang ito ay mapuputos sa dami ng pera na darating sa akin. Yung ganun po, mga bossing, basta lagi nyo pong positive ka lamang, lagi nyo sasabihin, maraming pera ang darating sa akin, matutupad lahat ang mga kahilingan. Matutupad po yan, mga bossing. Proven po yan na maswerte. Ngayon po, mga bossing, kung kayo po naniniwala sa mga tumapamamaraan at naisyo po itong gawin, lumarga po kayo, proven po ito, at subok na na ito po isa sa mga magdadala sa inyo ng swerte, tagumpay sa buhay, bukod sa sipag at tiyaga, mga bossing. Kung kayo po naniniwala, mga bossing, at naisyo po itong gawin, mga bossing, lumarga po kayo at subukan nyo po ito. Yun na po, mga bossing. Salamat po.